Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa iyong silid-tulugan o sa iyong kwarto. Baka malasin ka. Tayong mga Pilipino ay maraming pinaniniwalaan na mga malas at swerteng bagay o mga pamahiin na minanapa natin sa ating mga ninuno na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin at patuloy na pinaniniwalaan ng ilan. Muli nating papasukin ang mga swerte na hatid ng mga posisyon ng mga gamit sa ating kwarto o ng ating silid-tulugan. Hindi magandang nakatapat ang higaan sa pintuan ng nakadiretso dahil dapat itong pahalang sa pintuan para pumasok ang good energy o ang swerte. Pwede rin itong itabi sa pinto na nakahalang. Hindi rin maganda na nakatapat ang higaan sa bintana at nakatapat dito ang ating ulo. Ganun pa man, maaaring lagyan ng cabinet bilang pangharang sa bintana o maaari ding ilagay ang kama sa gilid nito upang pumasok ang swerte sa loob ng inyong silid-tulugan. Sa panahon ngayon, hindi na rin maiiwasang hindi maglagay ng computer sa kwarto dahil madalas itong ginagamit sa pag-aaral o sa trabaho. Pero hindi naman kailangang iwasang maglagay ng computer o ng TV dahil pinaniniwalaang hindi makapapasok ang good energy o ang swerte. Huwag maglalagay ng salamin sa kwarto kung ito ay nakaharap sa ating kama dahil ito raw ay magdudulot ng negatibong enerhiya at away. Ganun din, hindi ito maganda sa ating kalusugan o maaari kang maging matamlay. Madalas na nakikita ito sa mga may kayang pamilya para sa mga mag-asawa kung maglalagay ng side table at lampshade. Dapat itong ilagay sa parehong side at kung nais din maglagay ng upuan, dapat ay dalawa din para maging balanse ang pagpasok ng swerte sa inyong kwarto. Okay lang namang maglagay ng mga dekorasyon tulad ng mga pictures. Para sa mga mag-asawa, dapat ay larawan nyo lang ang inyong i-display tulad ng wedding photo. Kung family picture naman, dapat itong ilagay sa inyong salas. Iwasan ding maglagay ng mga dekorasyong may kaugnayan sa kalikasan tulad ng tubig at lupa dahil nagdudulot ito ng negatibong enerhiya katulad ng salamin. Makabubuting maglagay ng pot plants o kaya naman ay bulaklak para makatulong sa pagkakaroon ng magaang na pakiramdam. Nakagawian na ng mga Pilipino na maglagay ng altar o mga santo sa kwarto hanggat maaari ay tanggalin ang mga ito dahil ang kwarto ay sagradong lugar ng mag-asawa. Bigyan natin ng respeto ang mga santo sa ating tahanan. Lahat ng kwartong tinutulugan ay kailangang malayo sa front door. Kailangan din na laging nauuna ang master's bedroom o tulugan ng mga magulang kaysa sa silid tulugan ng mga anak. Sa ganitong paraan ay maipadarama at maipakikita ng mga magulang sa mga anak na superior sila at ang nagustuhan o desisyon nila ang masusunod. Kung pahaba naman ang korte ng iyong bahay, ay huwag maglagay ng kwarto sa dulong bahagi ng bahay dahil magiging sakitin sila at kulelat sa hanap buhay. Hindi makabubuti na lugar ito para sa taong matutulog dito. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala o pamahiin na maaaring makapagdala sa atin ng swerte sa loob ng ating tahanan at sa ating mga sarili. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat po.